Okay, isa pang video, sulitin na natin to habang nakabaklas ang cooling system. So, mayroon akong naging customer, yun nga, yung doktor na naka Honda City, si Doc Johnson. Tinatanong niya kung paano daw magpalit ng thermostat. Sabi ko, napakadali lang, hindi kayo magkakamali. Ito lang yung housing, hahanapin mo lang. Thermostat housing. Dalawa lang yan, sundan mo lang yung radiator hose, upper tsaka lower. So, yung upper hose, makikita mo dito ang punta niyan, yung lower hose dito. So, pag ang upper hose, yung suksukan niya, walang housing na ganito itsura, yung parang bahay, ibig sabihin, wala dun yung thermostat. Eto, makikita mo, parang ulo ng tangke, nandyan yung thermostat. So, bubuksan natin yan para makita ninyo gaano lang kadali magpalit ng thermostat ng sasakyan. So, huwag ninyong tatanggalin, no? Palitan ninyo ng bago, kasi malaking tulong po yan. So, counterclockwise, 12 lang yan. Tanggalin mo yung tornilyo. Tuwing kailan ba yung pinapalitan, tinatanong din. So, every 50,000 o kaya 100,000 kilometers, nasa sa inyo kung alin between doon ninyo gustong palitan. Pero prevention is better than cure, mga kaibigan. So, kung mga lampas 50 mil na yung kilometrahe na tinatakbo ng inyong sasakyan, palitan nyo na. Kasi ang thermostat na bago, nasa 450 hanggang 1,000 lang naman yung mga na-experience ko. Malaking bagay yan. Kesa mag-stack up siya na naka-close, overheat ang aabutin. Ganyan lang kadali pagpapalit, oh. Tanggalin nyo lang. Isa. Tsaka yung radiator hose. So, bali tatlo lang tatanggalin ninyo. Radiator hose. Itong tornilyo sa takip. At makikita mo na sa loob nyan yung thermostat. Oh, dalawa. Tapos tutuklapin nyo lang to. Ayan, may konting kulat na tatapon. Normal na yon. Kasi pinipigilan ng thermostat yung tubig na dumaloy hanggat hindi pa nare-reach yung normal operating temperature. Tsaka lang yung bubukas. Yan, medyo mainit lang. Yan. Okay? Pagbukas mo na ganyan, ayun, si thermostat sa loob. O, diba? Dali lang. Dali lang malocate. Ang dali lang din tanggalin. O, Teacher Paula, alam mo na. Tatanggalin mo lang to. Nakadikit lang yan sa housing. Patong lang. O, yun na. Tapos na, di ba? Dali lang. Yung goma, mahalaga yan. Kailangan may goma pag nagkabit kayo. Kasi dadaan lang din sa gilid kung walang goma. Okay? So, may iba-ibang number yan. 76.5 degrees Celsius bago siya bumukas. Yung iba, 99. Yung iba, 86. Depende kung anong gusto ninyong klase ng thermostat, yung gaano kainit, o kung ano nire-require ng makina ninyo. Meron nga yata yung sa Sephiro ba yun? 99 yata o 100 degrees Celsius bago siya bumukas. Yung nabuksan kong isang Sephiro. Nalimutan ko exactly kung ano number, pero nasa 90 plus yon. So, ang pagkakabit ay ganyan lang din. Wala namang mali o tamang pagkakabit, no? So, pero ang ginagawa ko, itong may butas, ilalagay ko lang sa itaas. Yung butas na yan, ang purpose niyan, para dumaloy pa rin yung coolant. Kasi nga, naka-block siya eh. So, itong maliit na butas, dyan lumulusot yung ibang coolant. Siyempre, pag masyadong naka-block, yung pressure magbi-build up naman yon. So, dito, lumalabas yung ibang coolant niya. Para makasingaw, hindi siya totally naka-block. Tapos itong gitna, yan yung bumubuka. Umaatras yan dito. Kapag na-reach na yung temperature na nakasulat dito sa kanyang thermostat mismo na housing. O, yun lang mga kaibigan. Pagkakabit, ganun lang din kadali, no? Pwede nyo pahiran ng manipis sa silicone. Tapos, balik nyo na yung tornilyo. Dalawa lang ulit. At tapos na, nakapagpalit na kayo ng thermostat. Yan lang kadali. So, yun lang. Sharing is caring. Bye-bye.